Sa pag-asang lumago ang puhunan, itong si Paul ay nagawang isangla ang motorsiklo ng kaibigan. Opo, ang kaibigan na si Philip, sa pag-asang lalago nga ang puhunan na ipinang sugal. Oh, pero ayon kay Paul, gagamitin lang daw sana niya na yung hiniram na motor bilang pang-service sa trabaho. Pero imbis na gawing pang-service lang, ganyan, ginawang pantaya sa sugal eh. Oh, kaya etuhong si Philip, naku eh, labis na ang galit doon sa kaibigan na sinira na rin ang kanyang tiwala. Kaya sa ngayon, una nating kausapin mula sa Pasig, ito ang may-ari ng motor. Okay, si Philip muna ng Pasig, 28 years old. Philip, magandang tanghali sa'yo, pre. Hali po, Philip, naku. Oh, mayaman ka siguro, no? Nagpapahiram ka ng motor. Ba't di mo ginagamit? Nagkataon lang po. Nagkaroon po kasi ako ng bago. Oo. Dalawa na motorsiklo. So, yung medyo mas lumaluma, pinahiram na muna sa tropa. Opo. At nakiusap lang din po kasi. Mm-mm. Gano'n mo na katagal na kaibigan ito nang hiram sa'yo na sabi nga ay gagamitin lang sa paghahanap buhay pero ba, pinansugal. Mm. Matagal na po eh. At di ko rin po inaakala na nagsusugal po siya. Kababata ba itong si Paul? Opo, Kuya Poy. Mm-mm. Okay, so malalim-lalim na ang mga pinagsamahan ninyo, no? Nakakatawa na isipin na kaya pala tayong ganituhin ng mga matatagal na nating kaibigan pero hindi na kasi biro. Lalo na, ikaw ba, Philip, ay meron ng pamilya? Opo, at may anak na rin po. Yun, may anak na rin. Hindi na ho nakakatawa kapag kaganyan naman yung sabihin na nating biro ang dating para sa iba. Pero it's a bad joke, ano? O kahit pa nga na, naku, pinansan na ako, ganyan. Okay pa sana nung binabinata tayo eh. Medyo madali-dali, tsaka medyo mas hindi ganyang kahalaga. Ang motorsiklo ho ngayon talaga, pwedeng maging hanap buhay. Ano bang hanap buhay yung pinasok niya at kailangan niya yung motorsiklo? Hindi naman ba riding in tandem ang pinasok? Hindi naman po, pang service lang daw po eh. Tsaka sandali lang din daw po bago daw niya makuha yung motor niya. Tapos, anong service ba ito? Service ng, naggagawa ba siya ng mga ulam daw? Ng ganyan. Nakita mo ba? Hindi po eh, kasi papasok sa trabaho niya pang biyahe-biyahe lang daw po kasi matraffic daw po. Mm-hmm. Kaya ako naman po, sabi ko sige, sandali lang naman. Kumayag na po ako. Tapos gaano katagal na nakikita mo naman na ginagamit-gamit niya? Nakakasalubong ko pa siya nung first week eh. Tapos after nun, nawala na eh. Nawala na? Magkano ang halaga nung motorsiklo na pinahiram mo? Medyo luma na siya para sa akin po siguro mga above 30 pa po siguro. Above 30, sandali. Anong year model na lang yan? Anong year model niyan? Honda Click po. Honda Click, so scooter na yan. 125 o 110 o 150? 150 po. O 150, ba? Anong taon? Medyo matagal na rin po kasi sa akin eh. Oo nga, huwag kang mahiya kasi ako may motorsiklo pa nga, 2004 model, underbone, Suzuki Shogun. Oo, pero inaalagaan ko yun dahil may sentimental value. Oo, yun sa'yo, anong taon? Mga ganun din po kasi nanggaling po yun sa kuya ko. Kaya yung originally, ano niya, pinanggalingan niya po sa kuya ko po. At okay. Pinamana lang din po sa akin. Pinamana, nakatulong, tapos nakapagpundar ng panibagong motorsiklo. May nangailangan na kaibigan, pinahiram, in good condition, in good running condition naman. Opo, lagi ko pong alagang-alaga ko po kasi yun. Kasi nahiya din po kasi ako sa nag-ano sa akin eh. Siyempre. Sa kuya ko po. Oo, sa nagbigay. Parang mas maganda na makita niya, maayos pa rin yung binigay ko. Nakakatuwa, mabigyan ka pa nga sa susunod kapag ka may pagkakataon. Di ba ganun yun? Ganun dapat ang thinking natin eh, no? Pero yung bang pagpapahiram mo ng motorsiklo, eto na muna ha, Philip. At bakit ka kinakabahan? Pinahiram mo ba yung papeles? O Xerox copy lang, yun nasa kanya? Andun po talaga yung lahat eh. Nasa lang eh. Nakalagay po lahat dun eh. Naku ha, huwag mong gagawin yun. Yung original na ORCR? Opo, yun nga po, nilalagay ko lang po dun po kasi. Kaya yun nga po yung parang pinagsisisihan ko po ng matindi ngayon eh. Oo.
Unang-una, okay, ito ha, para sa lahat ng mga nakikinig. Kapag ka ho kayo ay may sasakyan yung original na OR at CR o yung Certificate of Registration ng mga sasakyan ninyo, i-photocopy ninyo at ang dalin lang sa sasakyan ay yung kopya. Okay, yung photocopy at yung OR, lalo na yung CR, napaka ano niya na, yung Certificate of Registration, medyo manilaw-nilaw sa bahay yan. Ha? Okay. Nandun yan sa bahay, eh yung bago motor mo, ganun din. Yung bago naman po ngayon is talagang nasa bahay na po dahil nung nalaman ni Mrs. yung nangyari, nagigpit po talaga sa akin eh. Ba, dapat. Mm. Oh, at alam mo na ngayon. At dahil dyan sa simpleng pagkakamali mong yan, Philip, may educate din yung ibang mga ganito. Nagdadala ng mga ORCR kasi pwede hong ano yan. Pwede hong ma-transfer. Ha? Pwede ma-transfer yan doon sa kung sino man may masaman loob, karnapin yan, matunugan, na orig na ORCR yun nandiyan. Yung iba pa naman, gagaling kumopia ng pirma. Diba nga? Wala ka ng habol doon. May ORCR. Yan ang problema ko eh. At yan ang naging problema mo ngayon kay Paul, na alam mo ba si Paul, tinatawagan natin. Ha? Tinatawagan natin. Pero, alam ba niya na kami yung tatawag? Ay, hindi ko po alam eh. Ah, hindi niya alam? Kasi cannot be reached na itong si Paul. O, kanina ba nagre-ring si Paul? Kanina nagre-ring. Ngayon, cannot be reached na itong si Paul. Hmm. Diba? Ang galing, mukhang natunugan tayo. Ayan, pero hindi. Ganito yan. Sabihin na nga natin na luma na yung pinahiram na sasakyan. Pero nandun eh. Nandun yung ORCR mo. Kaya pala, naipansugal. Anong sugal ba ang tinitira nitong si Paul? Eh, ayon po dun sa nakausap po kasi yung nanay niya, eh, mahilig daw mag-scatter. May binabanggit daw pong scatter. Ano ba yun? Kaya yun. Mm-mm. Dun daw talaga napakonfirm na mukhang malabo na. Mukhang malabo na nga. Mm-mm. Ibig sabihin na, anong tawag mo dyan? Yung naiprenda, yung motor mo. Eh, kasi nga nandun yung papeles eh. Alam mo, hindi naman ano yan, in the first place, hindi tatanggapin yan kung sakasakalit ano. Ewan ko lang ha, doon sa mga nag-finance, hindi mo naman tatanggapin kung wala yung ORCR, di ba? I don't know, hindi ako masyado magaling sa mga ganyan. Pero, ibig sabihin nga, nandun kasi yung papel, ano ka ba naman, Philip? Yun na nga po. Hindi talaga po yung as in, nung di ko po, wala rin po kasi sa isip ko mangyayari yan. Yes, oo. Pero okay, yung scatter daw pala, yan yung online sugal na maraming nalululong ngayon. Na usong-uso. Ayan, at ikaw naman Philip ay hindi rin naman nagsusugal, ano? Kaya sige, naiintindihan natin yan. Pero ito ba ay pwede mong i-report ito sa pulisya? Alam mo yon Philip? Pwede. Nakapagpa-blatter na po ako, then, yun nga, sinusubukan pa rin namin pong maikuha sa mas maayos at mas madaling usapan. Mm-hmm. So far, wala pa rin po kaming feedback sa kanya. Pero nakausap po yung nanay niya. Uh-huh. Eh, hindi ko din naman masisirin po yung ano eh. Ano bang sabi ng nanay niya? Nakawa din po kasi ako at the same time eh. Oh, ano bang sitwasyon ng nanay niya at yung pamumuhay nila? Medyo tagilid din po kasi yung sitwasyon ng nanay niya. Mm-hmm. At yun nga, dahil hindi din po siya kasi makita. Mm-hmm. Siyempre, naawa din po ako kasi pinagsamahan na po kami eh. Oo. Ayan. Pero syempre, sa relationship ninyo, bilang magkaibigan, meron tayong maitutulong talaga dyan. Pero alam mo naman na sa batas, meron din naman pumaprotekta sa'yo. Nasa inyo pa ba yung exchange nung text message o sa messenger ng paghiram niya? May pictures ka ba na pwedeng maging ano? Magiging material kasi yan doon sa reklamo na paghabol mo sa property mo. Yung sa meet-up po namin, sa pagkuha niya, pero yung nung nagpaalam po kasi siya sa akin na hihiramin niya, is verbal po talaga, nag-usap lang po talaga. Okay. Oh, exchange ng pag-uusap. Wala ka may screenshot na gano'n, na pare, pero ako nung motor mo na ganito, yung ganyan. Hindi naman niya po sinabi na pera, pero yun nga, nung magkikita na po kami, doon na, yun po yung screenshot namin.
Okay. Basta ko sa kanya inabot yung ano. Sige, basta lahat ng tingin mo na pwedeng maging ebidensya ay pwede. Pero dito sa ating programa, pwede ka pa rin naman manawagan bilang isang kaibigan. Ha? Kasi sayang yung pagkakaibigan na mahabang panahon. Ilang taong kayo nitong si Paul nang magkakilala kayo? 28 years old ka na ngayon, Philip. Ilang taon ang pinagsamahan ninyo ni Paul? Mahigit 5 taon na rin po. Oo. At may lalim na rin naman yun. Hindi naman biro na. Pero dahil nga sa biglalan ng kailangan, ganyan pa. Ang gagawin, ipangtataya sa sugal yung bagay na hiniram. Kaya sige, bibigyan ka namin ng pagkakataon para mabigyan naman ng mensahe itong kaibigan mo na si Paul na naligaw ng landas. Sayang ang pakikipagkaibigan. Kung sakasakali ba maibabalik niya, tutuloy mo pa rin yung pagkakaibigan. Pero syempre, may mga limitasyon na. Tuloy pa rin naman. Apo. Okay. Sige, bigyan ka na namin ng pagkakataon na mensahe para kay Paul. Dahil si Paul ay hindi na natin matawagan, cannot be reached na sa ngayon. Go ahead, Philip. Paul, kung maririnig mo man sana ako, pag-usapan natin to, magpakita ka. Then huwag ka mag-alala, di naman kita pahihirapan o something eh. Gawin natin ang paraan para maibalik, kung mababalik pa natin, kung kanino man nabenta o nasanla, magawa ng paraan sana. Pero kung hindi talaga, pag-usapan pa din. Kasi kailangan ko din kasing maipaliwanag na maayos sa misis ko eh. Dahil dyan, nag-aaway na kami. Yung sana, Paul, pagandam ka na sana. At isipin mo na rin yung nanay mo. Sa inyong mga pinagsamahan natin. Yun. Kaya naman ha, kay Paul na taga Fairview daw, itong si Paul, dapat naman pakinggan mo at nangihinayang itong kaibigan mo na si Philip, kinukonsidera pa niya ang kalagayan ng nanay mo, ng kabuhayan ninyo, at yan ay pinahiram sa'yo, yung gamit na yan ay ipinahiram sa'yo doon sa paniniwala na makakatulong para sa inyo. Pero para masira ang tiwala ng isang kaibigan, hindi nga po yan maganda kahit saan natin tingnan. Huwag sayangin yung tiwala na yan. Dahil baka nga ho dumating ang pagkakataon, baka dumating ang panahon na wala nang magtiwala naman sa'yo, Paul. Okay? Ha, iyan ang mensahe sa iyo ni Philip. Kaya naman Philip, maraming salamat sa iyong pagtawag at sa pagtitiwala sa ating programang H2H sa Heart to Heart.